Inaalam na kung nakainom nga ba ang driver ng jeep na nakasalpukan kahapon ng isang tren sa Maynila. Dumire-diretso kasi ang jeep patawid ng riles. Kahit pa nakababa na ang harang at tumunog na ang alarma ng paparating na tren. Live mula sa Maynila, may report si Marisol Abdurrahman. Marisol. Kara hanggang sa mga oras na ito, ano, bagamat na itabi na pero hindi pa rin tuloy ang naaalis nga dito, ano, itong jeep na sinalpok at nakaladkad nga ng tren kahapon dito sa G2 Asun, Sampaloc, Manila. Patuloy pa rin na inimbisigahan ng insidente na nag-iwan ng isang patay at anim na sugatan. Kahapon lang sinalpok ng tren ang nagmamadaling jeep dito sa G2 Asun, Sampaloc, Manila, kung saan isa ang patay at anim ang sugatan. Tila maraming hindi natututo at di alintana ang malakas na busina ng tren at alarma ng crossing keeper. At kahit na nakababa ng boom o harang, merong ilan na pilit lumulusot. Ang ilang tumatawid na namataan namin kanina, tila walang pakialam. Andito tayo ngayon sa loob ng barera o yung crossing outpost ng PNR. Katabi ko yung crossing keeper. Siya ang nag-aalarma kapag meron ng parating na tren. Tulad na lamang halimbawa kung natatanaw na niya ang tren 300 meters, mag-aalarm na siya. At kung papalapit na, nasa 150 meters, ibababa na niya ang boom o yung harang. So pag ganyan, boss, gano'n na kalayo ang tren? Nandiyan na po sana. Nagbasa po siya ng bar daw. Papasok mo na po. Ilang meters away dito? 150 meters sa posiguran. Ah, okay. Kaya binababa niyo na rin. Pag 150 meters, tutunog pa ulit? Oo, tumutunog pa rin pa yung continuous po. Ang pasahero ng jeep na biktima kahapon, hindi raw makakalimutan ang nangyari sa kanya. Makikita sa kalagayan ni Maricel Domingo ang sakit na kanyang iniinda. Ang kaliwang kamay lang ang tanging na igagalaw. Nakaplaster ang ulo at namamaga ang mukha. Lumuwas lang daw siya ng Manila para maghanap ng trabaho. Pero ipinahamak pa ng driver na pilit tumawid kahit tumutunog na ang alarm. Yung train po, narinig po namin na papalapit po sa amin. And then huminto po kami. Eh, yung pagkakala siguro po ng driver, matagal po sigurong dumating, kaya inaandar niya po yung jeep. Tapos hindi niya alam na nandyan na pala yung train. Ito rin ang lumalabas sa inisyal na investigasyon ng Manila Traffic Sector. Tumawid daw yun, no, yung jeep. Tapos parating yung train na, siyempre, nakalatkad yung jeep. Yan ang sabi ng testigo rito. Okay. Ang driver ng jeep, tila wala pa sa sarili. Sana na lang po yung napansin ko yan. Ano, katulog kayo? Hindi siya makausap ng maayos na mga doktor, kaya dadalhin sa neuropsychiatric section ng ospital ng Maynila. Isa rin sa eksaminasyon na ginawa at inaantay ang resulta ay ang blood test para malaman kung totoo ang sabi ng mga rumisponde na amoy alak ang driver. Hindi siya oriented so to time, to place and everything. So, minabuti namin since may special tipo doon sa ospital ng Maynila, nirefer na po namin siya sa tertiary hospital. Nasa Santa Ana Hospital ang iba pang sakay ng jeep kahapon dahil sa fracture. Sinuspend din naman muna ng Philippine National Railways o PNR ang makinisa ng tren na sangkot sa aksidente habang nagsasagawa ng imbestigasyon. Pero giit nila, sapat ang kanilang signages at mga paalala sa publiko para makaiwas sa aksidente. Masyado nang nadi-disrespect yung ano eh, yung ganong situation na kami may right of way dun sa trucks na yon. Talagang dapat sumunod lang talaga lahat ng motorista, lahat ng mga pedestrians, pagtatawin sila. Kara, kapag napatunayan, posibleng sampa ng kasong reckless imprudence resulting in multiple physical injury at homicide, ang driver nga ng jeep, although we understand, Kara, no, as of this time, hindi pa rin talaga siya makuha na ng statement ng mga imbestigador dahil hindi raw ito makausap ng matino. Samantala, dagdag pa ng PNR sa atin, mahigpit naman daw nilang ipinapatupad ang kanilang mga speed limit. Tulad na lamang sa mga ganitong mataong lugar, nasa 10 to 20 kilometers per hour lamang daw dapat ang takbo ng kanilang mga tren at nasa 40 kilometers per hour naman kapag hindi mataong lugar. Kara? So, Marisol, linawin ko lang, ano, kasi medyo hindi ko naintindihan kung paano nangyari yung aksidente. Nakababa na yung harang, tas dumiretso pa yung jeep. So, paano? Binangga niya yung harang? Eh, steel bar yun, di ba?
Yeah, that's right, Kara. No? Yun din actually ang ating tinatanong dahil may mga nagsabi na nakababa na. Pero sabi mismo ng isang pasahero na biktima na ating nakausap kanina, ang alam daw, ang pagkakaalam nila at nakita nila, unti-unti na raw napababa, just enough for the jeep ng pangkalusot. Pero kumbaga, Kara, napakasobrang lapit na raw ng tren dahil gaya nga ng sinabi sa ating kanina ng crossing keeper, 300 meters, nag-aalarma na sila. 100 meters away ang tren ay unti-unti na nilang binababa. Pero dahil mababa, rather, mabagal ang pababa ng barrier na yon, yung tinatawag nilang boom o yung harang, ay kayang-kaya talagang lumusot, Kara. So, kumbaga, pababa na pero enough lang para makalusot yung jeep. Kaya yun ang ginawa niya. Kumbaga, sa traffic light beating the red light siya. So, pinilit niya talagang habulin hanggang ayon. Nasalpok nga at nakaladkad pa itong jeep na ito, Kara. At sino yung sumasagot dun sa mga gastusin ng mga biktima nitong aksidenteng ito? For now, Kara, sa panayam natin sa mga biktima mismo at doon sa ospital, sila lang ang gumagastos talaga, no? Bagay na talagang labis na nagpapahirap sa kanila. Unang-una, syempre, hindi nila ginusto ang nangyaring aksidente. Tulad na lamang sa in-interview natin, Kara, mula siya sa Pangasinan, lumuwas lamang siya dito sa Manila para maghanap ng trabaho. Pero minalas pa siya at ganun ang nangyari. Dagdag pahirap pa sa kanila ngayon kung saan sila kukuha ng panggastos sa ospital. Tinanong natin ang PNR for humanitarian reason, Kara, magbibigay raw sila ng ayuda. Pero dapat i-apply daw ito at ilapit sa kanila dahil kailangan daw ng documentation para mabigyan sila ng kaukulang tulong, Kara. Siguro ang paalala natin sa lahat ng mga motorista, ang may right of way po pagdating sa mga riles ay ang tren. Kaya kapag nag-alarma na at bumaba na yung barrier, talagang dapat susundin na lang natin ito. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abdurrahman.